hindi pa rin humuhupang baha sa ilang lugar sa Pampanga at Bulacan. Perwisyo ang hatid, hindi lang sa kabuhayan kundi pati sa kalusugan. Muling pagtaas ng tubig, pinangangambahang dahil sa binabantayang sama ng panahon na posibleng maging bagyo. Kaanak ng mga biktima ng madugong drug war ng nagdaang Administrasyong Duterte, nagdiwang sa desisyon ng ICC na ibasura ang apila ng gobyerno na ipatigil ang imbestigasyon. Naiiyak ka dahil sa saya. 6 years na ngayon sila eh. Justice Department naman nanindigang pamalag sa ICC sakaling maghain sila ng arrest warrant sa Pilipinas. Talagang magkakalintik-lintik yan. Hindi talaga tayo papayag. Exclusive! Umaray pambibintang na uwi sa harap-harap ang pamamaril ng isang kainan. Mas moderno at PWD-friendly pang-tren ng LRT, aarangkada na bukas. Kasunod ng pagsasabatak sa Maharlika Investment Fund Act, kontrobersyal na sovereign fund ng bansa, hihimayin sa 24 oras special report. Galing at determinasyon ng mga atletang Pinoy, angat sa World Deaf Table Tennis Championships sa Taiwan. At Team Voltes 5 Legacy. Let's go! Ready to vault in sa California bilang kaunaw na ang Philippine TV program na naimbitahan sa pinakamalaking annual Comic Con doon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang Baywang o hanggang dibdib na baha pa rin ang tinitiis ng ilang taga-Bulacan dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Tuloy ang kalbaryo, lalo't ngayon pa lang daw dumadaloy sa probinsya ang bahang galing sa mas matataas na lugar. At sa Pampanga naman, may ilang kalsadang hindi pa rin madaanan. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, nakatuto si Cedric Castillo. Cedric? Yes, tama yan, Mel, Emil at Pia, yung nabanggit nyo, no, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang mga bahagi ng Bulacan at Pampanga kahit pa ilang araw na tumigil ang pag-uulan. Gamit ang sagwan at cellphone camera, ilang araw nang nililibot ng vlogger na si Ryan ang barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan para ipakita sa social media ang sitwasyon sa kanilang lugar. 2 araw nang tirik ang araw, pero... Ito po yung ano, yung binaba ng baha, sir, mga tatlong ano, yan, tatlong hollow blocks. Nalibog pa rin po yung bahay ng nanay namin. Nitong mga nakaraang araw, bunsod ng pananalasa ng habagat, nalubog ang maraming bahay sa lugar sa mataas na baha. Yung high tide talaga galing ilog. Lumalabas na rin talaga yung tubig, sir. Pero sa tuwing hapon, ala na. Pero nung linggo po, naramdaman namin na nang umaga ng linggo, kakaiba na, na dahil nagkukulay cream na po yung tubig. Minsan lang kami matuyuan, mga 3 months, gano'n. Sa isang taon? Opo. Nasa gilid ng Pampanga River ang bahagi ng barangay May Sulaw. Kanina, mabilis ang agos ng ilog at kapansin-pansing mas mataas ang level nito kaysa sa lupa. Ayon sa Bulacan PDRRMO, ngayon palang dumarating sa lugar ang ulang ibinuhos nitong nakaraan sa mga karatig at mas mataas na lugar. Sa bakuran nila Marites, tumatagas pa rin sa bakod ang tubig galing sa ilog. Mabuti na lamang daw at panandali ang humupa ang baha. Kung wala kayong harang... Baha, malaki na po yung tubig niyan. Pasok po lahat yan. Yan po dito. Ah, yan. Minsan dito, pag yung malaking-malaki talaga, hanggang dito. Meron po kasi sugat yung paa ko sa alipo ko na magano. Eh mamaya po, magkaroon akong ano eh. May sakit na ano po sa tubig, baha eh. Sa elementary school ng barangay, may tubig pa sa ilang silid. Sinisimulan na raw ng caretaker na si Mang Donando ang paglilinis, pero nabalitaan niyang may low pressure area na naman papalapit sa bansa. Sabi sa mga teacher, yan muna nagaganyan, nakaangat muna ng ganyan.
Kasi mahirap kung pabalik-balik trabaho natin, hindi na matatapos eh. Sa siyam na bayan ng Bulacan na binaha dahil sa habagat, dalawa na lamang daw ang may mataas na tubig ayon sa Bulacan PDRRMO. Nakaantabay na raw ang iba't ibang sangay ng lokal na pamahalaan sakaling muling manalasa ang habagat. Yung mga preventive na evacuation, pinahanda niya na kung kinakailang. Kasi nadedetermine naman eh kung magbabaha o hindi. Yung ating mga rescue boat, pinasigurado yung gasolina, pinasigurado yung standby na mga responders natin at any event, nakaready tayo. Sa kalapit na bayan ng Makabebe, sa lalawigan ng Pampanga, halos hindi madaanan ang Abalit Makabebe Masantol Road dahil mataas pa rin ang tubig. Dahil nadadivert ang maraming sasakyan, gapang kung minsan ang daloy ng traffic na umaabot pa sa Kalumpit, Bulacan. Nahirapan kami, lalo ba? Sa tingin niyo po, kailan hanggang kailan ito? Matagal, mga isang buwan siguro. Sa bayan ng Masantol, nakalubog sa tubig ang malaking bahagi ng maraming bahay at establishmento. Apektado rin pati na ilang negosyo. Ay, wala. Walang kita dito sa loob. Oo, dahil siyempre hindi mo na konsiderasyon, hindi mo naman ano, talagang lubog. Wala namang baha, walang tubig, gano'n po karami ang... Ay, talagang puno ito. Talagang puno ito, hindi na magkasya. Sa Pampanga PDRRMO. Samantala, dahil nga yung mga residente na particular dito sa Kalumpit, Bulacan ay mas pinipili na raw na tumira dito sa mga bahing lugar, pinag-aaralan daw ng Bulacan Provincial Government na gawing tourism area. Isa sa mga measures para i-address daw dito ay gawing tourism area yung mga bahagi na binabaha. Particular nga daw, halimbawa, yung pagtatayo ng mga floating restaurant o mga kainan. Tia? Maraming salamat, Cedric Castillo. Kabi-kabi lang landslide naman ang naranasan sa Cebu City. May nailigtas na bata sa isang barangay nang matabunan ang kanilang bahay. Nakatutok si Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Agad dokumentahan ng mga local officials at miyembro ng disaster team ang sityo Lower Busay kung saan nangyari ang pagguho ng lupa. At kinuwardo ng bahaging ito ng Cebu Trans-Central Highway. Medyo delikado na gyud, dili lang medyo delikado gyud kayo. So, yeah, na gyo. Nanatay caution dire pikas ug pikas. Pero kung abot ng panahon amo ning unsay kwan sa disaster, no? One way ba or dili paagian. Magpaabot lang mi sa ilang mando ani. Walang kabahayan o residenteng apektado. Samantala, naranasan din ang pagguho ng lupa sa boundary ng Barangay Busay at Babag Uno. Kung saan taman, maon naman yun yung atong panahon dari sa Busay. No? Prone kayo to sa landslide o sa baha-baha. So, amping ta o ampo. May naitala ring pagguho ng lupa sa limang sityo sa barangay sa Pangdako. Ayon kay Kapitan Jovito Ladrazo, isang bahay sa sityo Lupa Taguon ang apektado sa pagguho ng lupa. Agad namang na-rescue ang isang bata na na-trap doon. Bunsod pa rin na malakas na ulan ngayong araw, 6 katao sa Barangay Capital Site ang inilikas sa mas ligtas na lugar. Ang mga inilikas ay nakatira sa isang bahay na malapit sa riprap na bumigay kaninang umaga. Magsasagawa ng assessment ang Cebu City Engineering Office kung ligtas pa bang tumira sa nasabing bahay. Para sa GMA Integrated News, Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakatuto, 24 oras. Nagpositibo po sa droga ang inang sumakal umano sa kanyang 2 taong gulang na anak hanggang mamatay. Sa pangkalahatan, nakatutok din ang gobyerno sa pag-rehab sa mga lulong sa droga. Pero kailangan tugunan nito ang kulang na mga pasilidad at mga tauhan. Nakatutok si Marisol Abdurman. Sa loob ng kanilang tahanan at sa kamay umano mismo ng kanyang ina, pumanaw ang 2 taong gulang na batang ito sa Bacoor, Cavite. Ayon sa Cavite Police, nasaksihan ng 6 na taong gulang ng kapatid ng biktima kung paanong sinakal hanggang mamatay ang paslit ng inang si Rina Maninang. Ina-discover po siya nung kahapon nung tatay pagdating galing sa trabaho. Nakumpirma nung base dun sa ano nung anak na 6 years old na sinakal daw ito ng nanay niya. Nagpositibo sa drug test ang suspect na isinailalim na sa inquest. Sasampahan siya ng reklamong parasite. Ang mga ganitong insidente ang ayaw mangyari ng mga otoridad, maging ng mga adiksyonist o mga doktor na nangangalaga at gumagamot sa lulong sa ilegal na droga.
Kaya pinakamainam daw gawin na dalhin sila sa mga treatment and rehabilitation center or TRC para magamot. Mahirap po mag-recover ang isang drug dependent kung siya lang mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Kung mahirap ang mga lulong sa droga, huwag daw mag-alala sa gastos. Ang mga drug rehabilitation center, ika-classify ho yan. No? Kung yung pasyente niya ay indigent, libre naman yan. Kung hindi indigent o may kakayahan naman, karaniwang nasa 15,000 pesos kada buwan ang bayad sa mga government facility. Pero kung co-sharing base sa batas, mas mababa ang babayaran. Nasa 7,500 lang a month. Pero usually mga 15,000 a month yan. Kung kaya nung pasyente o nung pamilya magbayad. Does it include the medicine also? Pangkailangan. No? Ang problema, kulang pa rin daw ang mga pasilidad. According to the 2019 statistics, I might not be sure but it's not too far from the truth, mga 1.3 million ang drug users sa buong bansa. So 13,000 patients, where will you put them? Aminadong Department of Health na kulang ang mga TRC sa bansa na nasa 88 lang. Kulang din ang mga tauhan nito. Patuloy kada taon na nabibigyan po ng pagkakataon para ma-enhance ang kanilang facilities. 0.1% lang ang mga psychologists na nagpa-practice ng addictions. Kukulang-kulang ang nurses na nagpa-practice ng addictions. 200 lang ang social workers, lalo-lalo na ang doktor. Kaya inulunsad ang programa na magsasanay sa mga addictionist at iba pang drug worker. Formalize and at the same time standardize the training programs. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Handa na ang pambayad ng Saudi Arabia para sa mga Pilipinong hindi napasahod ng mga naluging kumpanya roon. Balik Pilipinas na rin ang 4 na OFW na nakulong doon dahil sa utang. Nakatutok si JP Soriano. Sa loob ng 4-5 taon, nakulong sa Saudi Arabia ang 4 na Pilipino na nagpunta ng Saudi bilang mga OFWs. Ang dahilan ng kanilang pagkakakulong sa Saudi, hindi nabayarang utang o unpaid debts. Isa kasi ang Saudi Arabia sa mga bansang pinahihintulutan ang detainment o pagkakakulong para sa isang taong inireklamo ng hindi pagbabayad ng utang. Kahapon, nakauwi na ang 4 na Pilipino matapos matulungan ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa kanilang mga kaso. Sabi ng DMW, marami pang ibang Pilipino ang may kaso at nakakulong sa ibang Middle Eastern countries gaya sa Saudi Arabia dahil sa reklamong utang. Pakiusap ng DMW, huwag silang husgahan, sabay paalala sa iba pang OFW. To our OFWs to be very mindful of the debts they incur. Very strict, very harsh ang punishment sa host country laws like Saudi's laws for instance with respect to incurring of unpaid debts. Kung pinag-iingat ng DMW ang mga Pilipino sa Saudi sa hindi pagbabayad ng mga utang, hinihintay namang mabayaran ang utang na sweldo ng mga naluging kumpanya sa Saudi sa libu-libong Pinoy skilled workers. Gobyerno ng Saudi na ang aako sa pagbabayad rito. The assurance is that the process is moving. The funds are ready, so it's just a matter of determining the final list of claimants and the amounts and then of course the method of payments. Ang DMW, kinumpirma naman ang kaso ng isang Pilipinong nahatulan ng death penalty at pinangangambahang mabitay kung hindi mabayaran ang aabot sa 30 million Saudi riyals na blood money na hinihingi sa kanila. We're talking to the DFA about this particular case. Yes, we're aware of the case and we're talking, coordinating with the DFA on this matter. We are reaching out to the family as well. Sa huling datos na naibahagi ng Department of Foreign Affairs, nasa 83 Pilipino ang nasa death row ngayon sa iba't ibang bansa dahil sa magkakaibang kaso. Bukod sa kaso ng Pilipinong nasa death row sa Saudi Arabia, puspusan din daw ang ginagawang pagtutok ng DMW sa iba pang kaso ng Pilipinong nasa death row sa ibang bansa gaya sa Malaysia, kung saan nakatakdang pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa isang linggo pagkatapos ng kanyang sona. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Kaugnay ng tigil pasada sa Lunes,
tiniyak ng mga kooperatiba ng mga modern jeepney sa Metro Manila na hindi sila lalahok dyan. Nakatutok si Joseph Moro. Kahit may tigil pasada ang isang grupo ng mga jeepney drivers, meron daw masasakyan ang mga commuters pagtitiyak na mahigit 400 kooperatiba ng mga modern jeepney sa Metro Manila. Hindi kami sasama dito sa itineklarang tigil pasada. Nagkasa ng tigil pasada ang grupong Manibela bilang pagtuto sa PUP Modernization Program kung saan papalitan ang mga tradisyonal na jeepney na mas makabagong modelo na mas mabuti sa kalikasan. Kabilang sa daing ng Manibela, masyado raw itong mahal. Ayon naman sa Department of Transportation at LTFRB, hindi kaagad i-phase out ang mga lumang jeep kung roadworthy pa ang mga ito. Tatapusin yung mga provisional authority because not all provisional authorities end or coincide with the December 31 deadline for consolidation. So it's not true na December 31, paggising nyo ng bagong taon, ay titigil na lahat. Pero kailangan na mag-consolidate bilang kooperatiba bago matapos ang taon. Sabi ng LTFRB, hindi i-extend ang deadline. Sa mga hindi makakapag-consolidate na mga jeepney driver o operator, hindi naman daw agad mawawala ng visa ang kanilang mga prangkisa pagkatapos ng deadline sa December 31. Sa datos ng LTFRB, nasa 62.9% na ang consolidated na grupo ng mga jeep sa bansa. 72% naman sa mga UV Express. Oras na mapaso na ang prangkisa at hindi pa rin makapag-consolidate sa katapusan ng taon, hindi na sila makakaasa ng mga ayuda sa gobyerno tuwing may malalaking pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa Agosto, magbibigay ng 6,000 pesos fuel subsidy dahil sa big-time oil price hike kahapon. Sabi ng Manibela, di bali na lamang kesa naman daw mabaon sila sa utang sa modernization program. Kung minamaliit umano ang kanilang bilang, imbes daw na pag-isipan niyang iatras ang tigil pasada at nakikiusap ang gobyerno na huwag na itong ituloy, mas lalo daw niya itong itutuloy. At gagawin daw nila ito sa iba't ibang syudad sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dadaan pa sa mahabang proseso bago umabot sa paglilitis ng International Criminal Court ang reklamo kaugnay ng Duterte drug war. Yan po ay kahit na basura na ang apelan ng Pilipinas na itigil ang imbestigasyon dyan. Nakatutok sina Salim Refran at June Veneracion. Umabot na sa 200 litrato ang naipon ng grupong Rise Up, hindi lang ng mga matatanda, kundi ng mga batang nadamay sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Dalawa sa mga litrato ay sa mga anak ni Liori Pasco na pinagbabaril hanggang mamatay noong 2017. Parang higit 17 bawat isa. Oo, talagang inano sila itinadtan. Ganun lang talaga sila pinaslang. Parang mga hayop lang. Parang mga manok, mga baboy, mga ganun. Mga aso lang. Kaya hirap siyang maipaliwanag ang naramdaman nang mapanood kahapon ang live streaming ng pagbasura ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC sa apelan ng gobyerno ng Pilipinas na ipatigil ang investigasyon sa gera kontra droga. Kagabi, ang konti nga lang yung ano ko eh. Konti lang yung tulog ko kasi sabi ko parang ano ko pa, ramdam ko pa, naiiyak ka dahil sa saya, sa tuwa na nararamdaman mo na after 6 years na ngayon sila eh. Walang individual na pinangalanan ng ICC pero itinalaga ng legal counsel sa issue ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Harry Roque. Wala na po siyang pakialam dyan sa ICC. Kaya nga nagkibit-balikat na siya. Mamamatay muna siya bago siya humarap sa mga dayuhang mga magistrado at sa dayuhang hukuman. Ang next step ay maghintay. Taon po ang hinihintay talaga o ginugugol dito po sa mga investigation at trial sa ICC. Yan din ang posisyon ng isang international law expert dahil nasa punto pa lang ang ICC ng pangangalap ng ebidensya na kung kulang ay pwedeng mauwi sa pagbasura ng kaso. Pero pwede raw humiling ang prosecutor ng warrant of arrest sa mga isasangkot na individual o paharapin sila sa korte. May risk lagi, halimbawa yung akusado na may warrant, nakapaglalabas siya ng bansa at nandun siya sa isang estado na nakikipag-cooperate sa ICC na pwede siyang ma-aresto. Magiging limitado talaga yung galaw ng tao na may warrant of arrest. Kahit hindi na pwedeng iapela ang desisyon ng ICC Appeals Chamber, may pwede pa raw igiit ang Pilipinas ayon sa Foreign Counsel ng bansa sa ICC. The government would still be able to intervene
and assert that the court does not have jurisdiction. Nauna nang nagdesisyon ng ating Korte Suprema noong 2021 na kailangang makipagtulungan ng bansa sa anumang criminal proceeding na pinagulong bago ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute. Sabi ng Justice Secretary, wala nang puntong makipag-usap sa ICC. At kung maglabas ito ng arrest warrant laban sa mga individual kaugnay ng Duterte drug war at magpunta sa Pilipinas, ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Talagang magkakalintik-lintik yan. Hindi talaga tayo papayag. Walang pinangalan ng individual ang ICC, pero may payo ang Justice Department sa nag-utos ng drug war na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang nagpatupad nito na si dating PNP Chief at ngayon Senador na si Bato de la Rosa. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaring mag-ano ang ICC, makialam. Mag-usap muna kami kung aalis sila, kung pupunta sila sa ibang bansa na maaring magkaroon ng problema. Dagdag pa ni Remulla, mas maayos na raw ang justice system ng bansa ngayon. Nabawasan ang abuso ng mga taong naka-uniforme, nabawasan ang mga paglabag sa hustisya. Paghikayat naman ng Commission on Human Rights sa gobyerno, ikonsidera ang desisyon bilang pagkakataong patunayan ang pangako ng Pangulo na pananagutin ang mga lumabag sa karapatang pantao. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refran. June Veneracion, nakatutok 24 oras. Susunod, exclusive. Paresan binulabog ng harap-harapang pamamaril. Pinapantayang sama ng panahon sa bahagi ng Mindanao, saan-saan pa kaya posibleng magpaulan? At ang dadaling saya ng Team Voltes 5 Legacy sa pinakamalaking annual Comic-Con sa California. Yan at ibang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Maging bahagi ng pagpapalakas panglalo ng GMA Network, 34 na job opening ang alok ng GMA Network Incorporated at 11 naman sa subsidiary nitong GMA New Media Incorporated. Kabilang dyan ang account manager, sales manager, marketing specialist, talent branding specialist, programming specialist, production coordinator, project assistant at project specialist. Abangan ang iba pang pwedeng applyan dito sa 24 oras o magpunta sa careers.gmanetwork.com. Our celebration shone in 2022. This July, we will sparkle the brightest in one unforgettable industry night when all the stars shall align. From the glitz and glamour of the red carpet to the unforgettable moments on stage, the GMA Gala is the event you wouldn't want to miss. Save the date, mga kapuso! The Voltes 5 saga lives on in your playlist. The country's only female chapin stick player covers the Voltes 5 closing theme. Stream Chichi Wo Motomete by Abby Clutario on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Brought to us by Alt-G Records. Our Kapuso hearts are saying thank you. We've always valued our people as our best assets, and we are beyond grateful. The GMA Network Incorporated has been awarded the Best Employer Brand Award at the Philippines Leadership Congress and Awards 2023. Thank you for this recognition and the inspiration to continue being the best partner to every Kapuso, who makes GMA Network the leader in promoting the best in the Filipino. Hatid namin ang balita sa umaga, tanghali, hapon, prime time, late night, at sa lahat ng oras ng broadcast.
Inaabot ang lahat ng sulok ng Pilipinas. Ang pangunahing newscast ng GMA. 24 oras ay siya rin nangungunang TV program. Sa buong bansa, kinikilala ang newscasts ng GMA Integrated News ng prestigyosong award-giving bodies sa loob at labas ng bansa, kabilang ang Peabody Award para sa ating coverage ng Super Typhoon Yolanda. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino.
Dahil umano sa pambibintang, isang lalaki ang harap-harapang binaril habang nasa isang paresan. Nahuli kami yan sa aking eksklusibong pagtutok. Nakaupo ang lalaking itong may bimpo sa ulo nang datnan siya ng isa pang lalaking nakatalakbong naman ng tuwalya sa isang paresan sa Barangay Malinaw, Pasig. Ilang sandali pa, lumabas ang lalaking nakatuwalya, nilapitan ang nakaupong lalaki, saka makailang beses itong pinutukan. Nabulabog ang mga kumakain, sabay takbo ng suspect, bumagsak sa kalsada ang biktimang kinilalang si Renz Madriaga. Pero naisugod siya agad sa pagamutan at ngayon inoobserbahan matapos magtamo ng mga tama ng bala sa katawan. Dahil sa kuha ng CCTV na kilala ang suspect. At agad na aresto ng pulisya. Kinilala siyang si Kim Edwinga, 24 anyos. Ayon sa Pasig Police, nag-ugat ang krimen dahil palagi raw ibinibintang ng biktima sa suspect ang mga insidente na nakawan sa Pasig Mega Market. Hindi nagbigay ng pahayag sa GMA Integrated News ang suspect, pero ayon sa pulisya. Inamin niya dahil nga sumama ang loob niya. Dahil nga sa tuwing magnakaw nga itong biktima, yung pangalan ng suspect ang pinapapuktok niya. Sinampahan na siya ng reklamong frustrated murder. Nakuha natin yung ginamit na baril sa posisyon ng suspect. Nagtugma po yung na-recovered ng islag natin sa crime scene. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. 15 ang patay sa pag-uho sa bansang Colombia. Sa Korean Peninsula naman, may panibagong tensyon. Ang mga balita abroad, tinutukan ni Dano Tingkungko. Dahil sa matinding pag-ulan, nabalot na matinding putik, bato at mga sanga ng puno ang mga kalsada sa mabundok na Central Colombia. Pero lalong malalang, idinulot niyang landslide na sumira sa 22 bahay. 15 ang kumpirmadong patay. Patuloy ang paghahanap ng mga rescuers sa mga residenteng nawawala. Doble kayo ng mga opisyal sa Amerika para mabawi ang isang sundalong Amerikano na pinaniniwala ang hawak ng North Korea. Tumawid kasi ang sundalo sa inter-Korean border nang walang pahintulot nang lumahok siya sa tour sa Joint Security Area o JSA. Ang JSA ay ang border village sa demilitarized zone na naghihiwalay sa North at South Korea. We believe the soldier is currently in DPRK custody and are working with our North Korean counterparts to resolve this incident. Samantala, nagpakawala ng 2 ballistic missile ang North Korea na bumagsak sa labas ng exclusive economic zone ng Japan. Nangyari yan ilang oras matapos dumating sa South Korean port ang isang US ballistic missile submarine. Sinentensyahan ng mahigit 10 taong pagkakakulong ang dating Pangulo ng Panama na si Ricardo Martinelli dahil sa money laundering. Pinagbabayad siya ng halagang katumbas na mahigit 1 bilyong piso. Aapela naman ang kampo ni Martinelli na inaasahang tatakbo ulit sa pagkapangulo sa susunod na taon. Bagong record naman ang naitala ng grupo ng mga skydivers sa United Kingdom. Yan ang pinakamalaking magkakasunod na formation sa ere na nagawa sa UK. 41 ang mga lumahok at bumuo ng iba't ibang pattern habang pabagsak mula sa ere. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Excited ka na rin ba? Dahil 3 days to good na lang, bagong highly anticipated GMA Gala 2023. May patikim na ang ilang kapuso at sparkle stars sa kanilang magiging look. Makichika kay Katatibayan. So tinatawag ka the cheating game? Yeah! Yeah! Kulitan? Hindi naman mistake kasi ang cheating, it's always a choice. Okay, wow! Kaya, really? Isa pa yun. Statement ba yun? Char! Na may kasamang hugot. Chance. Lahat naman ng tao ay may second chance. Kung ang Panginoon nga nagpapatawa, tao pa kaya. Wow! Please turn your Bible to John! Yan ang last trip na guessing ng The Cheating Game Stars na sila Julie Ann San Jose at Raider Cruz sa Artist Tambayan. Cheers sa mga tao hindi pinili. Bago ang showing ng kanilang movie sa July 26, inamin ni River na sobra siyang napahanga kay Julie habang sinushoot ang film.
Bukod kasi sa kakaibang karakter ni Julie, sabay-sabay din ang projects noon ng Limitless Star. Pinagsasabay niya yung ano, taping at shooting ng Cheating Game sa Maria Clara. Kaya nga, pero magkaibang character. Mm-mm-mm. Sino nakagawa noon? Si Julie Anzano sila. I'm enjoying my craft. So, parang it's easy for me na mag-switch on and off characters. Hindi ka na siguro talaga pag mahal mo yung ano yung ginagawa mo, mas nakapag-focus ka sa ano. Today. Tapos, sama mo pa ng inspiration kasi nga inspired ako. That's right. Kaya nga, dahil sa Sabado na ang inaabangang GMA Gala 2023, all set na ba ang look nila? May make sure namin na ano swak yung look namin together. Pero we really wanted something simple but of course elegant. Alam ko naman na swak na talaga ako for her. Kanya-kanya na rin preps for the gala ang Legazpi twins. Si Cassie, very busy sa kanyang exercise routine na Pilates. Habang kasama naman ni Mavi sa intense workout, si Ruru Madrid. And for their looks... Last year, parang nag-big gown ako, tas black. My hair was red last year, as in parang mermaid. Pero this year, parang I want to try something na medyo out of my style. We heard that BTS daw ang feels mo this year. Yes! Oh! Yes! Sa kanyang IG, may patikim si Kylene Alcantara sa magiging look nila ni Mavi sa GMA Gala. Taylor Swift inspired pa nga ang caption ni Kylene sa isang set of photos na I was enchanted to meet you. Nagpakinig din sila Sparkle Teens Marco Massa at Ashley Sarmiento. Dahil isang certified Swiftie raw si Ashley, idinaan ni Marco sa placards ang pag-aya sa kanya na maging date sa GMA Gala. At ang sagot dyan ni Ashley, Katatibayan updated sa showbiz happenings. Huwag palampasin! Galing at determinasyon ng mga Pinoy deaf athletes, nagbunga ng mga medalya sa World Deaf Table Tennis Championships. At para sa Operation Bayanihan, mga magsasakang apektado ng El Niño naman ang tinulungan ng GMA Kapuso Foundation. Yan at iba pa ang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Of the judges. Bakbaka na ng mga pambato ng apat na judges. I'm a strategist. I'm a manager. I'm looking for a star who would fly for a long, long time. Mas alam ko kung paano lumaban ng isang contestant. Dahil naging contestant din ako before. I'm looking for someone na nag-excel talaga sa talent na meron sila. Someone who is hungry to win. Someone who has a great story to tell. Nandito ako para manalo. Hosted by Asia's multimedia star, Alden Richards. Ito ang battle stage sa pinakamatinding bakbakan ng talento sa bansa. Battle of the Judges. Laban! Every Saturday, 7:15 p.m. on GMA. The Volta 5 saga lives on in your playlist. The country's only female chapstick player covers the Volta 5 closing theme. Stream Gigi Wo Motomete by Abby Clutario on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Request na rin sa Barangay LS 97.1 and Barangay FM stations nationwide. Brought to us by Alt-G Records. Congratulations to the one and only Garrett Bolden for landing the coveted role of the Beast in Disney's Beauty and the Beast, the Broadway musical 2023. GMA is proud of this dream come true. Way to go, Garrett! Book
Bukod sa Mega Manila, nasa 69 na probinsya at 16 na highly urbanized city sa buong bansa, ang GMA Integrated News. May mahigit 60 news teams, 12 regional TV stations, lampas 60 news stringers sa loob at labas ng bansa, at lumalaki pang bilang ng online writers at reporters. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA News and Public Affairs Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang mayalam. Alita, kasama yung mga laruan niya, yung mga stuffed toy. Kahit ipaglaro siya, kahit pag-alagala lang yung sisiw sa loob ng bahay, okay lang. Battle!
of the judges. Bakbaka na ang mga pambato ng apat na judges. I'm a strategist. I'm a manager. I'm looking for a star who would fly for a long, long time. Mas alam ko kung paano lumaban ng isang contestant. Dahil naging contestant din ako before. I'm looking for someone na nag-excel talaga sa talent na meron sila. Someone who is hungry to win. May pinatunayan na naman ang mga Pinoy deaf athletes sa dalawang International Table Tennis Championships. Ang nakakabilib nilang kwento sa pagtuto ni Oscar Oida. Kapos man sa pandinig, sobra-sobra naman daw sa pagpupursige ng deaf national table tennis team sa dalawang international competition sa Taipei, Taiwan. Naka-bronze sa men's team category ng 4th World Deaf Table Tennis Championships sina Edwin Adincula, Timothy Kua, Cale Brent Chavez at si Julius Esposo. Ayon kay Julius, lumala ang kanyang problema sa pandinig pero di raw ito naging dahilan para sukuan ang sport na napamahal na sa kanya. Dapat hindi tayo tumitingin sa negative aspects natin. We should look and embrace our strength. Every person meron naman talagang strength. Dapat siguro dun tayo mag-focus. Naka-bronze medal rin si Esposo sa mixed doubles category ng 4th World Deaf Table Tennis Championships kasama si Abby Nuevo. Habang naiuwi naman ang 17-anyos na si Chavez ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa World Deaf Youth Table Tennis Championships nang maka-bronze siya sa boys singles event category. Noong una po, ayoko po talaga sumali sa deaf kasi nahihiya po ako. Then, yung sabi po ng mami ko, bakit naman? Hindi naman po balakid na ang pagiging deaf po. Bagamat hindi balakid ang pandinig. Kahit na nawala yung pangdinig ko dun sa patak-talbog ng bola, pero mas tumataas yung ball feel ko po. Kailangan daw ang patuloy na suporta sa Philippine Sports Federation for the Deaf para mas marami pang masaliang competition. Malaking factor po talaga yung suporta, lalo-lalo na yung deaf team po, it's not funded by PSC nor the NSA. Kami po ay talagang naghanap po talaga ng mga suporta, solicitation. And luckily, the Office of the President helped us also. Para sa isang tao na may kapansanan tulad ko, malaki ang naitutulong sa sports sa akin. Nagkaroon ako ng tiwala sa sarili. Ginamit ko ito para maabot ang pangarap. Thank you. Philippines. Love you. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas. Samantala, sa lagay ng panahon, posibleng masundan agad ang Bagyong Dodong. Kamustahin natin ang lugar kung saan huling namataan ang low pressure area na posibleng maging bagyo. Nakatutok doon live si Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Juan Mindanao, Kent. Emil, nakararanas ngayon ng kalat-kalat na pag-ulan ang bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Tuloy din ang paghahanda lalo at posibleng magkaroon pa ng mga pag-ulan sa mga darating na araw. Ngayong posibleng maaapektuhan ang Hinatuan sa Surigao del Sur ng low pressure area. Naghahanda ang lokal na pamahalaan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Inihanda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO Hinatuan ang kanilang mga rescue equipments. Naghahanda na rin ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng 1,331 food packs para sa mga posibleng ililikas. The Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council is always on standby 24/7 for any untoward incident or to respond properly if the case may be or if it is deemed necessary. So upon announcement of LPA, automatic, because we have the standard operating procedures and guidelines that we have cascaded to the community. So ngayon, wala pang nakataas na gale warning ang pag-asa sa Surigao del Sur. Pero payo ng LGU sa mga mangisda na huwag munang pumalaot at manatili muna sa loob ng kanilang mga bahay. Emil? Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV. Juan Mindanao.
Magandang gabi mga kapuso. Maging handa dahil nagbabadya pa ring mabuo bilang bagyo ang sama ng panahong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa layong 695 kilometers, silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, huling namataan ang low pressure area. Hindi na yan nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Pero ayon sa PAGASA, inaasahan pa ring magiging bagyo ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala nang epekto ang ITCZ at habagat sa anumang bahagi ng bansa. Pero magpapaulan ang LPA at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa pa ang tsansa ng ulan sa Luzon bukas ng umaga, maliban na lang sa Palawan. Sa hapon naman, halos buong Luzon na ang uulanin, kabilang ang ilang bahagi ng Northern Luzon at Bicol Region. May matitinding ulan din sa Central Luzon at Mimaropa, kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, may pag-ulan din bukas bago magtanghali. Mas marami ng lugar ang uulanin sa hapon at posibleng magpatuloy hanggang gabi. Sa Visayas naman, uulan din sa hapon. Yung mga kulay orange at pula, ibig sabihin ho niyan ay heavy to intense rains. Asahan niyan lalo na sa Antique at Iloilo Province, Samar at Leyte Provinces din. Maulan din sa ilang bahagi ng Mindanao. May matitinding ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soksarjen, Caraga at Davao Region. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Susunod, pagpapaganda ng apat na terminal ng NAIA, aprobado na ng NEDA sa pagbabalikan ng 24 oras. Ang mga paborito niyong programa, sama-samang maghatid ng best weekend sa bawat Pilipino. Walang tatalo sa best weekend ever ng GMA. The Volta Size Saga lives on in your playlist. Stream Chichi Wo Motomete by Abby Clutario on iTunes and other digital stores worldwide. Brought to us by Alt-G Records. Panood ko na! Sorry ho! Masayang-masaya pa rin tayo kahit taglo ko ako! Cheers sa mga tao hindi pinili. Let me be your willing rebound. Lalo mo lang pinapagulo. Huwag kayo magkasabi. So here's the truth about your favorite sex video. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. #sharekulang. Yung isang kapuso sabi, sa trabaho, ayaw nilang nahihirapan, madaling sumuko. Sabi naman isa, mareklamo sa work, bukang bibig nila ang toxic environment. It sounds like mas expressive din sila sa work. No? Younger people, parang pag ayaw nila, ayaw nila. Diba? Pag merong feeling nila hindi maayos nangyayari sa environment, sasabihin nila. Napapansin mo ba yun? Kasi again, maybe it's a millennial thing as well. I don't know. Pero kasi pag comic artist, diba? Do you work alone pretty much or you work with others? Pag yung sa comics po, ayun, alone. Magsa lang naman ako. Wala akong boss. Pero
Eh, siguro yung napapansin gano'n ako mabilis, mag-quit ganyan, baka ano din talaga, parang siguro sign na din ng time sa parang yung mga tao din kasi nag, alam mo yun, parang hindi na sila pumapayag na ano na yun, pinapahirapan sila. So, hindi ko kailangan din talaga, I mean, i-consider ng mga boss na bakit gano'n yung mga mas bata. Kasi, ayun, baka nga meron naman talagang pinanggagalingan. So, in a way, baka pag kinonsider nila, may improve yung working environment pag gano'n, pag kinonsider nila yung opinions ng mga, yun, mga Gen Z na employees nila. Parang ano yan eh, interesting, kasi parang it's a balance of, di ba, kung anong needs or wants ng each person. Kasi, in a way, sabi mo nga, ang Gen, so far, nasa sense ko, ang Gen Z, talaga, alam nila kung anong work, di ba, kung anong gusto nilang gawin. So, pag na-realize nila, ay, di ba, pumasok sila sa trabaho, ay, hindi pala ito. Di ba, noon kasi, at least siguro parents generation natin, loyalty at work, di ba, is napaka-importante, di ba, parang, whoa, 10 years, 15. At the same time, siguro, parang, dahil hindi rin, parang nangyari din, parang, dahil yung needs nila at the moment ang kailangan, yung needs ng organization, hindi rin nila maintindihan. Parang, bakit nga ba kailangan ng, di ba? Kailangan mag, ba't kailangan kumilos? Bakit kailangan ganito? So, again, parang yung communication, mismatch. Oh. May kailangan yung boss, may kailangan yung worker, as iba-iba. And sabi mo nga, if you need to pursue what you want to do, parang, that's okay. So, ito isa pa. Sabi na isang kapuso, mostly Gen Zs ang mas maraming hanash ngayon. Ang mga Gen Zs maraming gustong i-normalize at i-cancel at yung mga pa-wokes na Gen Zs, puro lang ingay. Yung isang kapuso, quote-unquote, let's normalize, Diyos ko. Parang laging nang hihingi ng validation sa lahat ng bagay. So mukhang very, ano na, fed up, frustrated na itong ating mga kapuso. Anong masasabi mo though dun sa mga, yan, yung kagaya ng mga comments na parang hindi nila maintindihan, di ba, yung tinatawag nilang woke, yung pag, ayun, bakit laging humihingi ng validation, bakit kailangan puro normalize, mga ganyan. Parang, what can you say to people na talagang hindi siya maintindihan or na-dismiss? Parang ano ba yung pa-woke na yan? Siguro inisip ko na lang po, nag-galing tayo sa parang place na gusto natin ma-improve yung buhay natin, na parang medyo naiintindihan ko din naman po yung mga nagsasabi na ano, na dapat na yung mga sinasabihan na woke ngayon, na parang kasi may point din naman sila, na parang ba't sila na-o-offend. So kasi for so long parang tinitiis nila na ma-offend sila, kasi ngayon na lang sila nagsispeak up, or yung generation ngayon kasi, di ba, ano ba, ayun, mas ano na sila, mas tanggap na nila yung mga differences, kasi yung mga matanda noon, ano, feeling matagal na kasi silang nabubuhay, so matagal na silang sanay na sila na ganito talaga, ganyan. Yung mga younger generation, sila yung nagpo-push talaga na, hindi, palitan na natin ito, hindi na dapat, ganyan. Good. Sabay sa ibang airport abroad, inaprubahan na ng NEDA ang proyektong mag-aayos sa 4 na terminal ng NAIA. 100 bilyong piso ang ilalaan dyan, pero pribadong sektor ang magkakasang. Nakatutok si Mariz Umali. Kung kailan pa naman holiday at maraming naghahabol ng biyahe, saka nagkaaberya sa NAIA ngayong taon, tulad noong bagong taon at itong Labor Day. Pero hindi lang naman problema sa pumaliang air navigation system ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang inireklamo sa NAIA, kundi ang pangkalahatang lagay ng mga pasilidad ng paliparan na ilang beses na ring naging worst airport sa mundo sa mga travel survey. Para makasabay sa mga paliparan ng mayayamang bansa, inaprubahan ng National Economic Development Authority Board ang pag-aayos sa lahat ng 4 na terminal ng NAIA simula 2024. Pupondohan yan ng mahigit 170 bilyong piso, pero ikakasabilang PPP o Public-Private Partnership o katuwang ang pribadong sektor. Improve the overall passenger experience and service quality to prevent long queues, lengthy waiting time,
and other passenger inconveniences. Target ng proyekto na itaas ang kapasidad ng airport sa mahigit 60 milyong pasahero kada taon, mula sa kasalukuyang mahigit 30 milyon. Target naman itong pabilisin ang air traffic para makapagpalapag ng hanggang 48 eroplano kada oras, mula sa kasalukuyang 40. Nagmamadali na ang ating pamahalaang mapaganda ang ating paliparan para masigurong magkaroon ng magandang karanasan ang mga turista at mahikayat silang bumalik sa ating bansa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 oras. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa kaso laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos, kaugnay ng pagmamayari ng ilang resort at hotel sa bansa. Ibinasura ng Supreme Court First Division ang petition for review na inihain ng Presidential Commission on Good Government dahil sa lack of merit. Ang aligasyon sa kaso, gumamit ng dummies ang mag-asawang Marcos para makuha ang ilang kumpanya at property tulad ng ilang resort at hotel, kabilang ang ilang nasa Cavite at malapit sa dating Nayong Pilipino. Ibinasura ito ng Sandigan Bayan noong Hunyo. Sabi nito sa desisyon, hindi sapat ang ebidensyang iprinisenta ng prosekusyon para patunayang ill-gotten ang mga ari-arian, bagay na sinang-ayunan din ng Korte Suprema. Uupong bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Romeo Browner. Ayon sa Malacanang, papalitan ni Browner si outgoing General Andres Centino. Ililipat si Centino bilang Presidential Advisor on the West Philippine Sea. 34 na taon nang nasa serbisyo si Browner at naglingkod bilang Commanding General ng Philippine Army bago italaga sa AFP. Millicent, will you marry me? Sumpa ang magsasama sa hirap managinhawa. Basta't magkasama tayo, kakayanin natin lahat. Ato naman eh! Paano na kung ang asawa bigla na lang mawala? Anton? Sa GMA Afternoon Prime. I'm looking for a champion. Simple lang. Team player, marunong makinig, professional, at masipag. That makes a champion. I want you. Ang hinahanap ko sa team ko ay yung palaban at walang inuurungan. As your coach, I want you to reach your full potential and become limitless. Ang gusto ko sa team ko, may talent at boses na hindi nahihiyang iparinig sa buong mundo. And as your coach, I promise you, sasamahan kita sa pangarap mo. I want you. Ang hinahanap ko, bukod sa magandang boses, ay handang paghirapan ang kanilang mga pangarap. As your coach, gagabayan ko kayo on how to stand out and outperform the competition. I want you on my team. Your coaches want you. So let your voices be heard. This is The Voice Generations. Soon on GMA. Siga respirando por el cordón umbilical, que no le obliguemos a respirar por unos pulmones que no están desarrollados, que le podamos alimentar a través del cordón umbilical, que viva rodeado de líquido a una temperatura constante. With that, we think that we could avoid some of the major problems that these very extremely preterm newborns face, and they could be kept in this system for a few weeks, and then we could reduce very significantly the mortality.
Aarangkada na simula bukas ang fourth generation light rail vehicles ng LRT-1. Ayon sa Transportation Department, may human-machine interface ang baka bagong tren na makatutulong sa pag-aayos sakaling magkaaberya. Pinaganda rin ang iba pang bahagi ng tren para sa kaligtasan ng mga pasahero. Pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng makabagong train sets. Ramdam na ng mga magsasaka sa Cagayan ang epekto ng El Nino. Kaya 4,000 residente mula sa 3 bayan doon ang hinatira ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng ating Operation Bayanihan. Dahil sa sobrang init at nagkukulang na ulan, nagkabitak-bitak na ang lupa at tila uhaw na uhaw ang mga pananim na mais ng 68 taong gulang na si Jose dito sa bayan ng Rizal sa Cagayan. Inabutan rin ng tagtuyot ang maisa ni Milagros dito sa Bagaw. Problema, lalo't inutang lang din ang puhunan sa mga pananim. Gabi na lang at saka ano, saging ang pwede naming ibinta ngayon kasi wala nang ulan. Kung kumita man, naibebenta nila ang mga saging, 8 hanggang 10 piso kada kilo. Kulang pa rin sa pangangailangan ng 8 anak. Nitong Hunyo, idineklara ng PAGASA ang umpisa ng El Nino at kabilang ang mga magsasaka sa Cagayan ang naapektuhan. Ang ginagawa po ng opisina natin, ma'am, palaging nag-aabiso sa ating mga farmer para may balik sa kanila sa mga gastusin sa kanilang pananim. Sana makapagbigay ng mga ano seedling sa amin, sitaw, kalabasa, siling. Para makatulong, nagbigay ang GMA Kapuso Foundation ng relief goods, sabon panlaba at hygiene kits sa ilang mga magsasaka sa Cagayan. Kahit malayo sa amin, at nadalatan kami ng tulong. Ito yung mga sitios na na-identify natin. Sila yung hindi mga naabutan ng serbisyo. Sa katunayan, kayo po yung first organization na nagbigay in support po sa El Nino. Malaki po yung pasasalamat namin sa GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat sa Rhea Generics and Filusa at Ever Bilena Cosmetics Incorporated sa pagsuporta sa Operation Bayanihan. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank Credit Card. All set ng Voltes 5 Legacy Team para humarap sa sikat na San Diego Comic-Con sa Amerika. First Pinoy TV program yan sa naturang convention na nagtampok na noon ng maraming Hollywood superhero projects. Makichika tayo kay Katatibayan. Sequence. Roger that. Let's vote! Ready na to make history na naman ang biggest live action series na proudly gawang Pinoy na Voltes 5 Legacy. This time, bilang first Philippine TV program na lalahok sa biggest annual comics convention ng California, USA, ang San Diego Comic-Con na tatakbo mula July 20 to 23. Umalis na para maki-vault in doon sina Steve Armstrong, Miguel San Felix, Jamie Robinson, Isabel Ortega, at Commander Robinson, Gabby Eigenman. Kasama nila ilan pang crew at GMA executives. Dadalhin din namin yung flight suits namin doon sa Comic-Con. Looking forward ako na ma-meet yung iba't ibang mga cosplayers ngayon doon. Lahat po talaga, pinor yung puso nila to the show. And kaya siya hindi nakakagulat kasi pag galing talaga sa puso, talaga ma-appreciate ng maraming tao. Sa July 22, ang mismong pagsalang ng cast members ng Voltes 5 sa panel interview. Maliban sa meet and greet event, pipirmahan din ang cast ang limited edition posters ng Voltes 5 Legacy. This time, part tayo ng panel, tayo yung titignan at papanoorin. Sobrang nakakatuwa at nakaka-proud. Manifesting din ang lahat na mapuntahan ng iba pang katulad ng Comic-Cons abroad tulad ng New York Comic-Con. Pero magkakaroon din kaya ng international release ng Voltes 5 Legacy? Yes, as far as I know, they're working on the worldwide release. Katatibayan, updated sa showbiz happenings.
Abangan, breaking news sa showbiz! Bea Alonzo, engaged na! Abangan ang detalye sa non-stop na pagtutok dito sa 24 Horas. Ba ang ma-expect natin sa each showtime? Katulad ng lagi naman namin ginagawa, pag may mga malaking pagbabago sa programa namin, talagang pinaghahandaan namin. Isa rin yung siguro sa mga dahilan kung bakit yung mga tao kumapit sa amin. Kasi hindi naman namin sinasayang yung panahon nila. Mm-hmm. Hindi namin sinasayang yung panahon na isinasama nila kami sa pagkain nila o sa pagpapahingan nila tuwing tanghali. Pinaliligaya namin sila, ito yung pinanunood nila kami. Kaya ngayon din, sa pagkakataong to, siyempre bagong hamon to hindi lang siya bagong kabanata, bagong hamon para patunayan din sa mga sarili namin na karapat-dapat kami dito sa oportunidad na ipinahiram sa amin. At kailangan din namin patunayan dun sa mga nagtiwala sa amin na hindi kahina-hinayang yung binigay nilang pagtitiwala sa amin. So, at saka, masaya namin tinatanggap yung hamon na yun. Kasi alam naman namin, kaya naman namin, sa dami ng pinagdaanan namin, sama-sama namin pinagdadaanan yung napakaraming iba't ibang uri ng pinagdaanan namin in the past. At saka sama-sama namin tinatanggap yung hamon. Kaya sama-sama rin kaming nananalo tuwing meron kaming mga ganap sa programa namin. Kaya together, sabi namin, kayang-kaya ito. Sisiyo na lang ito. Are we going to see major changes in terms of segments? Ang unang major, syempre, yung grand finals ng tawag ng Tanghalan Duets namin na ganap dito sa unang araw ng pag-era namin sa GTV. Tapos, syempre, after nun, meron kaming inihandang bagong segment bagong pasabog ng tawag ng tanghalan na papalit sa TNT Duets. Tapos, yung mga existing segments namin, i-develop pa namin siguro. Or mas lalo namin pagagandahin. Kasabay yun ng mga pagde-develop namin ng mga bagong segments na ipapakilala namin sa madlang people. Wow. And I am so excited to meet them. Pwede na kami sa game. Yes, yes. Diba? Katulad lang ng Saturday, diba, may mga kasama na kami sa opening number. Mm-hmm. Kung hindi nga lang, kasi diba, ang bilis ng mga pangyayari. Kung mas mahaba-haba nga lang siguro yung panahon para makapaghanda, mas marami pa tayo nakasama eh. Mm-hmm. Marami kami nakausap na gusto sana namin kasama dun sa opening number and they would love to be part of the production number pero hindi sila available kasi ang dami rin ganap ng mga Kapuso Stars. Kaya hindi natuloy. Kung mas mahaba-haba yung panahon para makapagprepara, siguro mas marami kami nakasama. Mm-hmm. And there was a crossover in EV. Wow. Yes. Oh, yes. So are we going to expect more of that? Yes. Mm-hmm. Yun ang, ito na siguro yung talagang ano, yung sabi nga ni Mr. Gozon, di ba? Yung station war is network war is definitely over. Wala na kasi makikita mo talaga nag-unite na nagsama na yung artists ng dalawang networks na malalaki nagsama na. So we dream ng mga artists dito. Correct. Alam mo tuwing may mga pagkakataon na may nakakasama akong mga Kapuso Stars, pinag-uusapan namin yung lagi. Yung dream namin magkaroon ng ball together. Tapos sinasabi nila sa akin, "Mimi, ikaw na kaya mag-start niyan." Yung gano'n, sabi ko, naku, ang laking ganap niyan, hindi ko alam kung carry ko yan. Yung magaling yung magtatagpo, tapos magkakakilala, tapos makakabuo ng friendship, ng relationship. Di ba, mas maganda yun. In reality naman, magkakaibigan talaga. Magkakaibigan, pero mas magiging malawak. Mas magiging madami yung magkakaibigan. Kasi ako, nagkakaroon lang ako ng friends from GMA, kunyari may event. Kunyari may event, yung mga fashion balls, nakikita kami sa ganyan, o kaya sa mga events, kunyari sa Gimikan, bigla kami magkikita. Tapos, nag-ahay kami sa isa-isa hanggang sa, dati may mga classmate na sa Gimikan Si Rocco na sino ang tawag sa akin yung classmate. Kasi dati nung bagets-bagets pa ako, nakikita kami sa BGC, ayan. Tapos sila Ruru at saka si Bianca, nagkakasama kami sa mga events, sa mga fashion events, hanggang naging friends-friends na kami, nag-uusap kami sa Instagram, ganyan sila Kenshan, yung mga ganyan. Kaya nakakatuwa nung mangyayari na ito, nagte-textan kami na ito na, mukhang mangyayari na yung mga iniisip natin. At pwede na kayong magsama. Correct. Mm-hmm. Alam mo nung may GGV pa, yun ang sabi ko, kailan kaya ako makaka-interview ng mga Kapuso Stars? Kasi na-interview ko na lahat ng mga kapamilya stars hanggang sa
wala na akong bagong kausap. Mm-hmm. Isa yun sa mga dahilan kung bakit sabi ko, park na natin itong GGV kasi... So, pinimish mo rin talaga na... Yeah, kasi syempre, ilang, almost 10 years yung Gandang Gabi Bias. Mm-hmm. Tapos, nakausap ko na talaga lahat ng stars ng GM, ng ABS. Mm-hmm. Tapos, may mangilang-ngilang mga Kapuso stars na tumawid para makapag-promote ng mga... Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Rachel Ann Go is back para sa production ng award-winning musical na Hamilton. Gagampanan ulit ni Rachel ang character ni Eliza Hamilton sa musical na magkakaroon ng Asian premiere sa Pilipinas this September. Simple yet sweet ang anniversary greeting ni Dudu Madrid para sa kanyang 5-year girlfriend na si Bianca Umali. Very thankful daw si Dudu for making him a better human. Happy anniversary, Dudu and Bianca! Very daring si 17 member Jun sa kanyang latest solo single na Psycho. Wicked ang vibes ng song na mismong si Jun pa raw ang nag-participate sa composition and lyrics. ARMY! May hatid na surprise na naman sa inyo ang global superstars na BTS. Dahil after 1 year, i-release na ang physical version ng first solo album ni J-Hope na Jack in the Box. Pumanaw sa edad na 51 ang veteran actor and director na si Ricky Rivero nitong linggo. Kasulukuyang ang nakaburol sa Quezon City ang labi ni Ricky. Kagabi, sama-samang dumalaw sa kanya ang mga dating katrabaho at kapwa mainstay host ng That's Entertainment. Posibleng malala at mas malawak ang epekto sa bansa ng umiiral na El Nino ayon sa PAGASA. Nakatutok si Mark Salazar. May mga indikasyong magiging severe at mas malawakan ang mararanasang El Nino ngayon. Hindi lang yung reduction ng tubig ulan, pati yung mainit na temperature for next dry season natin. Yun po yung ating medyo dapat natin paghandaan. Yun yung critical. Mainit na, wala pang ulan. 17 ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Office of Civil Defense ang bubuo ng National El Nino Team para paghandaan ang dagok ng El Nino. Pag nagtitipid sa tubig, binabawasan ang alokasyon para sa mga hydropower plants. Pero sabi ng DOE, walang brownouts at hindi rin tataas ang rate ng kuryente nang dahil sa El Nino. Ang maganda namang balita, based on the projections of the Department of Energy, wala naman tayong aasahang malala o yung mga brownouts na mangyayari during the El Nino. Sa pie chart natin, nandun yung coal, nandun yung geothermal, nandun yung mga ibang fuel. So, ang rule of thumb natin is, pag renewable energy, zero yung fuel. Kapag kulang sa tubig, unang babawasan ang alokasyon sa agrikultura kesa tubig sa kabahayan. Pero sabi ng NEDA, maliit ang nakikita nilang epekto ng tagtuyot sa mga palayan. For rice, we are seeing something like 2-5% impact on production. But that's quite small compared to the previous El Nino phenomena, no? Where production declined anywhere from 10 to 20%. Sa supply ng gulay, nakikita ng Department of Agriculture ang posibleng pagtaas ng presyo. Meron pang ibang sources ng gulay. Huwag nating kalimutan yung parating nandyan yung malunggay. Okay, nandyan yung gabi. Hindi lang yung pinakbet na gulay. Kasi talagang pagpapunta sa later part of the year, may mga kanipisan ng supply ito. Kaninang alas 2 ng hapon, nasa 180.96 meters ang water level sa Angat Dam. Kaunting mas mataas sa minimum operating level nito na 180 meters. Sapat para i-hold muna ang water interruption sa Metro Manila, pero hindi komportable ang level na ito. May 8 hanggang 11 tropical cyclone pa namang inaasahan ng PAGASA na papasok sa atin bago matapos ang taon. Pero wag daw natin ipanalangin ito dahil iba ang karakter ng bagyo sa gitna ng El Nino. October, November, December, ito yung mga landfalling crossing tropical cyclone. So kapag yan naman po yung tumawid sa atin, magiging lubhang mapaminsala. Kung hindi man po ulan, yung hangin naman po malakas. And usually kapag may El Nino, napaka-erratic po nung track ng ating bagyo. Kaya napaka-challenging po sa atin to predict. Para sa GMA Integrated News,
Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Naihabol ilang araw bago ang State of the Nation address ng Pangulo ang paglagda sa batas na lumika sa Maharlika Investment Fund. Pero hindi natuldukan ng mga debate kabilang ang punang kapos na nga ang pondo ng bansa at posibleng lumobo umano ang utang ng bansa dahil diyan. Himayin natin lahat yan sa special report ng tinutukan ni Sandra Aguinaldo. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. Sa loob ng halos 8 buwan mula nang ipanukala ito, naging ganap ng batas ang Maharlika Investment Fund Act matapos pirmahan ni Pangulong Marcos. Ang layunin ng batas, maisulong ang socio-economic development na makakamit daw sa pamamagitan ng mga kumikitang investment na magpapahaba sa buhay ng pondo. Ang inisyal na kapital ng Maharlika Investment Fund magmumula sa Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at National Government. Ang share ng National Government magmumula sa 100% declared dividends ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa unang 2 taon ng batas. Government share sa kita ng Philippine Gaming Corporation, privatization ng government assets at iba pa. Ang mga ngasiwa sa pondo ang itatatag na Maharlika Investment Corporation o MIC na may siyam na board of directors na pamumunuan ng Secretary of Finance bilang ex-officio member. Ang board ang magpapasya kung saan-saan ilalagak ang pondo. Nakasaad sa batas na dapat bigyang prioridad ng board of directors ang pag-invest sa government infrastructure at iba pang development projects na may pinakamataas na return of investment at may kaakibat na epektong magpapababa sa cost of living at presyo ng mga bilihin. Ayon sa batas, maaaring i-invest ang pondo sa cash, foreign currencies, metals at iba pang tradable commodities, domestic and foreign corporate bonds, Islamic investments gaya ng sukuk bonds, real estate and infrastructure projects, loans and guarantees, joint ventures at iba pa. Mahigpit namang bilin sa batas na hindi dapat maglagak ng pondo sa anumang paraan na labag sa batas o anumang kasunduan na kabahagi ang Pilipinas. Para matiyak na hindi dehado ang mga investment, nakasaad din sa batas na kailangan may bubuoing risk management committee na siyang susuri sa mga panganib at benepisyo ng anumang investment. May advisory body naman na kabibilangan ng budget secretary, NEDA secretary at national treasurer na magbibigay ng payo at gabay sa board of directors. Kailangan din magkaroon ng internal at external auditor at kailangan din silang silipin ng commission on audit. Ang mga krimen daw sa ilalim ng batas na ito ay maaaring habulin sa korte sa loob ng 10 taon. Bagamat tuluyan ang nais sa batas, hindi pa rin natutuldukan ang debate tungkol sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay dating BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo, ayos naman sanang ideya kung meron sanang sobrang pondo ang Pilipinas. Pero dahil kapos na nga sa pondo para sa national budget, lulobo lang daw lalo ang utang ng bansa. Hindi lamang mamumuhunan ang Maharlika. Ito rin ay mangungutang. Bonds, mag-float ng bonds yan, mag-i-issue ng debentures, and various types of securities. So, dahil ito ay government entity, dadagdag yan sa stock of debt ng ating gobyerno. Sagot dito ni Senator Mark Villar, principal author ng MIF Act, mababawasan daw ang pangungutang ng bansa dahil pwedeng gamitin ang Maharlika sa infrastructure at iba pang proyekto. Sa mga projects, imbis na umutang tayo sa ibang bansa, pwede tayong kumuha na lang ng mga investors. Yung Maharlika na mismo mag-invest din. Isa pang punto ni Ginigundo, imbis na direktang ilaan sa proyekto makatutulong sa mga Pilipino, i-invest ang pondo nang walang katiyakang kikita ito. Nasama pa raw ang dividends ng Bangko Sentral na magagamit sana kapag nagka-problema sa ekonomiya. Ang masaklap aniya, tiempo namang nagbigay ng babala ang International Monetary Fund kamakailan na mananatiling mabagal ang pagbango ng ekonomiya ng mundo at tumaas pa raw ang financial risk. The global economy, as
assessed by the International Monetary Fund, kahit na World Bank and ADB, ang kanilang assessment ay mas uncertain, mas volatile, and the global economy has become more fragmented. Pwede kang manalo, pwede kang matalo, pero ang pagkukuhanan mo yan, kailangan-kailangan ng taong bayan. Kaya naman, sabi ni Villar, dapat tiyakin ng gobyerno na matitinik sa investments at mapagkakatiwalaan ang itatalaga ng Pangulo bilang Board of Directors ng MIC. Pwede rin daw pumabor sa Pilipinas ang babala ng IMF. Siyempre, maganda sana kung galing po siya sa financial sector. Marami pong oversight, marami pong controls. Nauna nang sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na inaabangan na ng mga dayuhang investor ang MIF. Pwede rin daw mag-invest ang mga ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng bonds at iba pang debt instruments. Sa ngayon, tinatapos pa ang IRR o Implementing Rules and Regulations ng batas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Bea Alonzo and Dominic Roque are getting married! Ibinahagi ni Bea on Instagram ang ilang photos of the sweet moment na nangyari kahapon. Sabi ni Bea, nasa gitna siya ng isang shoot nang makita niyang nakaluhod si Dominic at may hawak na maliit na box. Marami na raw siyang nagawang proposal scene sa kanyang career pero anya, nothing beats the real thing. Naging emotional si Bea na nakaramdam daw ng joy, excitement, at love all at the same time. Congratulations, Bea and Dom! And that's my chica this Wednesday night. Wow! Ako po si Iya Araliano, Miss Mel, Miss Pia Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Pia Arcangel, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami, 24 oras.